What's up mga lords? Maligayang pagbabalik ulit dito sa ating channel, Kirsten Peach po pala. So ngayong araw mga lords, pag-uusapan po natin itong LOC Constellation. So dito nga po mga lords, pwede tayo makapag-earn ng $1,000 a month. So ngayon mga lords is, explain ko po muna sa inyo kung paano po tayo mga lords kikita dito. So dito po mga lords, meron silang tinatawag na profitable hero. Dito po tayo mga lords sa purchase. So, ito po yung mga profitable hero natin na pwede natin i-buy mga lords para po mapag-earn tayo. Ayan. So, i-compare muna natin mga lords yung kanilang mga 4 NFT heroes dito para po mga lords malaman nyo po kung saan po kayo mas malaki yung income. So, ito mga lords, si Cassiopeia po mga lords is ito po yung magiging kitaan natin. So, depende po mga lords sa level po ng star. So, sa 5 star po niya mga lords is ito po yung package purchase. So, ito po yung magiging de-income natin, production cycle, at magiging total revenue. And kapag dito kayo mga lords sa 6 stars, meron kayo mga lords na 32 USDT siya mga lords. And ito po yung daily income nyo po. And meron kayo dito 150 day, yung production cycle. And eh, mga lords, meron kayong ROI na 215%. So, mas malaki mga lords yung magiging kita natin dito. Kung mas malaki po mga lords yung stars na bibilhin po natin. And dito naman kay Safeus mga lords. Iba rin po si Safeus mga lords, no? Bale, meron sila mga package purchase po dito sa 5 star. So, dito kay Safeus mga lords, ito po yung magiging income natin. So, makita nyo po pala yung chart nila mga lords sa kanilang official Telegram po na channel. And ito naman po mga lords kay Phoenix, no? And meron din pong isang mga lords itong si Draco. Ayan, makita natin si Draco mga lords. Ito po yung mga price ni Draco. And daily income natin kapag si Draco po yung ginamit natin. And dito mga lords yung mga profit natin. Okay, so ngayon mga lords, bumalik na tayo sa ating account. So, dito nga po mga lords, bibilin nga po natin yung kanilang Draco dito. Okay, so dito tayo. So, bibili natin siya mga lords ngayon. Okay, makikita nyo naman dyan sa ating title, no? So, ito mga lords, originally yung price po nito is 900 USDT. Then, dahil meron silang activity ngayon mga lords, mabibili na lang po natin ito sa 720 USDT. So, bibili natin siya mga lords para magkaroon na rin po tayo ng income dito. So, click natin mga lords yung purchase. Ayan, click purchase. Okay. So, ayun mga lords, nabuy na natin yung Draco. Ayan, as you can see, sobrang astig mga lords nang nabuy natin. At meron tayong LOCC dito na output per hour na 2.84. Then, total output natin dito mga lords na LOCC is 10,905.6. Yung production days niya is 160 days. So, ganun po siya katagal mga lords magagamit natin. Magkakaroon tayo ng income. And ito nga po pala si Legend of Constellation mga lords. Ay matagal na nga po yung NFT na ito. So, sobrang popular na nga po nito mga lords. And ayun no, napakaganda. Then ngayon mga lords, meron pa po tayong other benefits po dito na makukuha kapag nag-invite rin po tayo. Okay, so other ways na naman po yun mga lords sa pag earnings natin. So dito mga lords, merong invitation. And dito mga lords yung ating referral link. So dyan po tayo mga lords, i-copy lang po natin yung ating link mga lords para po mapag-invite tayo ng friends. So, ito naman yung sa commission rules sila mga lords. Meron po kayo dito commission of ordinary users. Meron po kayong 6% sa kanilang level 1 po na user. Then, 2% po sa level 2 at 1% po sa level 3. And itong mga lords depende po sa bibilhin nila. At pwede nga po kayo mag-apply to be a junior partner of LOC rin po mga lords. And meron rin po mga levels yan. And ayan mga lords no. Makikita nyo po dito yung mga level po kung magkano po mga lords yung percentage po na makukuha ninyo. And kung gusto nyo rin po siya i-try mga lords at kung gusto nyo po mag-recharge dito, ay pwede po tayo dito mga lords sa wallet. Click po natin. And dito is merong recharge. Click po.
And sa Richard po mga Lods, ay pwede nga tayo gumamit dito ng USDT and GCash. Pero meron po silang difference mga Lods. If ever mga Lods na gusto nyo po mag-withdraw gamit po ang USDT, meron po kayong 2% reward. No? For example mga Lods, if you recharge 100 USDT, at kapag na-purchase po kayo ng NFT Hero, ang system po nila mga Lods is ibabalik po sa inyo yung 2 USDT. Yung bali mga Lods, yun na po yung 2%. If GCash naman po yung gagamitin natin is wala po tayong makukuhang reward. Okay, then yung recharge po natin dito is papasok po siya sa ating account mga Lods within 10 minutes, no? And dito nga mga Lods, kung gusto niyo po ng USDT, ang gagamitin lang po natin ay TRC20. At mababa po yung minimum mga Lods, 10 USDT. So, tingnan nyo na lang po yung mga NFT heroes mga Lods, kung makakabili po ba tayo sa lagang 10 USDT. And ngayon mga Lods, kung merong recharge, syempre meron rin pong withdrawal. So, dito tayo mga Lods sa withdraw. Click natin. And kapag mag-withdraw naman tayo dito mga Lods, ilalagay lang po natin yung amount at yung mga Lods, makikita na rin po natin dito yung sa PHP. Pero bago kayo mag-withdraw mga Lods, pumunta muna kayo sa security and mag-set up po muna kayo ng payment method at asset password mga Lods. So kailangan po yan mga Lods para secure po talaga yung wallet natin. If okay na mga Lods, okay na tayo magkapag-withdraw. And iba rin po mga Lods sa GCash at sa USDT. So sa GCash mga Lods, ang minimum po ay 10 USDT at malaki po yung charge kapag GCash po yung gagamitin natin. Example mga Lods, nag-withdraw kayo ng less than 20 USDT, meron po siyang handling fee na 20%. At kapag nag-withdraw kayo mga Lods ng greater than 20 USDT, mas less po yung handling fee, magiging 18% na lang po. And ang withdrawal time is Monday to Wednesday. Yan po yung withdrawal time at arrive within 48 hours mga Lods. Okay? And sa USDT naman mga Lods, same lang po ng withdrawal. Pero ito mga Lods, mas maganda kung USDT. Example, nag-withdraw kayo ng 20 USDT, ang handling fee po ay 10%. And kapag 20 to 50 USDT handling fees, 5%. Then amount of single withdrawal exceed 50 USDT, 2% na lang po yung ibabawas nila. And Monday to Thursday ang withdrawal sa USDT and 36 hours po yung arrival time. So mas mabilis po mapasok yung sa USDT mga Lods. And ngayon mga Lods, dito po pala is review po natin dito rin po yung mga city. Meron po silang maraming ano dito. Ayan, meron silang elevation temple. Pwede kayo mag-upgrade dito ng mga hero ninyo. Wishing pool mga Lods. At meron din po silang ranking. Okay, marami po yung magagawa. At arena mga Lods, meron po kayong 1000 people war. And meron din pong 1v1 dito. Then multiplayer arena. Siyempre mga Lods, kapag nanalo po kayo dito, ay meron po kayong mga reward. At dito naman sa Pantheon mga Lods, pwede tayo mag-summon. And ito po yung sa grocery. Meron kayong mga items na pwedeng i-buy. And sa field mga Lods, pwede kayo mag-mine dito. So, ilalagay nyo lang po yung hero ninyo mga Lods para po makapag-mine siya. And ganun lang siya mga Lods, no? Pwede kayo mag-dismantle. Sa guild mga Lods, ito po yung sa mga team natin, commission. And dito naman mga Lods, yung mga hero natin. Itong ibang na hero mga Lods is hindi po yan profitable, no? Pwede nyo po siya i-challenge mga Lods para po makakuha kayo ng mga item. And dito po natin makikita sa bag. At dito naman mga Lods sa hero, yan po yung mga available natin. At sa profit mga Lods, dito na po natin kukunin yung mga reward or dito natin i-claim mga Lods. Click nyo lang po yung claim para makuha nyo po yung LOCC mga Lods, no? And dalawa nga po yan mga Lods, yung isa dito is free lang po. At yung isa ito po yung binili natin kanina. And yung LOCC na makukuha natin mga Lods, pwede natin siya i-convert into USDT para ma-withdraw na rin natin sa ating mga Binance or sa ating GCash. Okay? So, ayun mga Lods, dito sa online channel makita po natin yung pagtaas ng LOCC. Ito po mga Lods yung rising history nila. So, as you can see mga Lods, sobrang tumaas na nga po yung kanilang token. And ito po yung palatandaan mga Lods na marami pong naglalaro sa game na ito. At ayun, ayan mga Lods, no? So, syempre mga Lods, kailangan rin kasi natin maglabas ng pera. So, meron pa rin silang
So, ayan mga lods, as you can see po, yung chart is patas po yan. And green po siya mga lods, no? Napakarami na po nila ang holder mga lods na sa 115,000. So, marami pong nag-hold ng token. So, kapag marami pong holder mga lods, syempre patataas po yung price niyan mga lods. Kasi po, mababa na lang po yung supply at mataas po yung demand. And ito mga lods, last week po ang value po ng LCC ay nagtaas rin po. At ito po yung tinaas mga lods. Tumaas po siya ng 0.334 USDT to 0.35 mga lods. Nag-increase po siya ng 5.24%, no? So, ayan mga lods. Kasi nga po, marami na nga pong naglalaro dito at marami na pong nag-hold ng kanilang token. So, if ever mga lods, gusto nyo rin po ito na makita, is mag-join na lang po kayo dito mga lods sa kanilang official channel. So, marami na po talaga silang holder dito, no? Nasa 115K na po in past 2 months po mga lods. And yung holder accounts mga lods is tumaas rin po sa 170%. Okay, so yun lang po mga lods sa video natin about sa larong ito. So sana po mga lods makapag-earn po kayo dito. Yun lang mga lods, peace out.